Nagsisinda ako ng sigarilyo. Binigyan niya ako ng Pasko, 10,000. May iniwan daw si Rico yan na check na 10,000. Binigyan niya natin sa kalita. Tapos nilagay din sa taxi ko. Sabi niya, para sabi ko. Nagising sa kanya. Naninigas na siya eh. We couldn't do anything about it. We tried our best. Sabi ng doktor, arrested na daw siya for how many hours. Isa sa tinaguriang heartthrob noon na talaga namang minahal at dinumog ng tao ang naging huling hantungan ng isang young actor noong dekada 90. Sa video nating ito, balikan natin ang naging makulay, kontrobersyal at nakagugulat na katapusan ng buhay ng binatang mati ni Idol. Tubong Pagsanghan Laguna ang kilalang model, film and television actor, host, spokesperson, at entrepreneur na si Ricardo Carlos Castro Yan, o mas kilala ng publiko bilang si Rico Yan. Ipinanganak noong March 14, 1975, mula sa isang may kayang pamilya na larangan ng mga sundalo at mga negosyante nagmula ang isang Rico Yan. Nadiskubre ito matapos maispata na nakapila sa isang fast food chain, kung saan ay napansin agad ang taglay nitong karisma ng isang talent scout, at inalok ito na mag-audition sa isang TV commercials, bagay na sinubukan lamang din ni Rico, hanggang sa makapasa ito, at mula dito ay nagtuloy-tuloy na ang karera nito. Isa sa mga unang naging proyekto nito sa kanyang showbiz at acting career, ay nang mapasama ito sa cast ng teledramang Mara Clara noong 1992, kung saan ay napansin na dito ang husay nito sa pag-acting. Taong 1996 nang mapabilang sa main cast si Rico Yan para sa teen show na Gimmick, hanggang sa noong 1997 ay gampanan nito ang role ni Gabriel Maglayon para sa primetime television drama na Mula sa Puso, kung saan ay nakasama naman nito si Claudine Barreto. Labis na tinangkilik ng publiko ang Mula sa Puso kabilang na ang karakter nila Rico Yan at Claudine Barreto, kung kaya't isinapelikula pa ito noong 1999. Sa mga panahong ito ay lalong nagningning ang bituin ng binatang aktor, kung saan ay lumabas pa ito sa mga TV shows, naging host ng isang noontime shows, at napasama at nakagawa din ng mga pelikula, kung saan ay umani din ito ng ilang mga parangal, kabilang na ang Best Male Star at Most Popular Young Male Star ng Star Magazine. Naging abala din ang aktor sa pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan at naging spokesperson ng Department of Education for the Youth. Sa ipinakikitang husay ng aktor sa pag-arte at sa mga ginagawa nitong pagtulong sa ating kapwa, ay tila lalong nagtuloy-tuloy pa ang naging pag-arangkada ng pagningning ng bituin ng young mati ni Idol. Hanggang noong March 29, 2002, isang balita ang gumimbal sa publiko, nang i-anunsyo na si Rico Yan ay natagpuan na lamang na wala ng buhay sa loob ng isang hotel room sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan, sa edad na 27 taong gulang. Kasagsagan noon ng bakasyon dahil Holy Week ng mga panahong iyon, kung kaya't si Rico Yan kasama ang mga malalapit nitong kaibigan ay napiling magbakasyon sa naturang resort. Ayon sa batikang broadcaster journalist na si Arnold Clavio, noong gabi ng March 28, 2002, ay masaya pa nilang naka-jamming ang grupo nila Rico Yan sa Dos Palmas Resort, dahil naroon din ito kasama naman ang pamilya nito. Magiliw pa umanong pinaunlakan ni Rico Yan sila Arnold Clavio matapos silang handugan ng binatang aktor ng isang awitin at ilang oras ding nakisama sa kasiyahan nila Arnold Clavio ang grupo nila Rico Yan. Walang kaalam-alam ang lahat, na iyon na pala ang huling sandali na makikita nilang buhay si Rico Yan. Naging isang malaking kontrobersyal noon ang biglaang pagkakadiskubre sa katawan ng wala ng buhay na mati ni Idol, dahil sa mga naglabasa ng mga ekspekulasyon patungkol sa totoong pagkawala nito. Una ay sinasabing labis umano ang naging kalungkutan ng aktor dahil bago ang mga ito magtungo sa naturang resort ay ilang linggo nang naging laman ng balita ang paghihiwalay nito at ng kanyang real-life showbiz couple na si Claudine Barreto, kung saan ay sinasabing tinapos umano ng aktor ang sarili nitong buhay dahil umano sa labis nitong kalungkutan sa naging paghihiwalay ng mga ito. Isa din sa kumalat na ekspekulasyon noon na umano'y overdosed ang dahilan kung bakit binawian ng buhay ang aktor dahil gumamit umano ang mga ito ng party drugs noong gabi ng March 28, 2002, dahilan kung kaya't napasobra umano ang na-intake ng aktor, na naging sanhi ng pagkaka-overdose nito, bagay na agad din napabulaanan dahil lumabas din sa otopsiya na isinagawa sa katawan ng aktor, na walang anumang nakitang substances na mula sa ipinagbabawal na anumang uri ng gamot o bagay ang nakita sa katawan ng aktor, bagkus,
ay nakita na acute hemorrhagic pancreatitis na naging sanhi naman ng cardiac arrest nito ang naging dahilan ng agarang pagkawala ng aktor. Naparami umano ang seafoods na nakain ng aktor, dagdag pa ang nakalalasing na inumin na 9 take nito, kung kaya't nagkaroon ito ng pamamaga sa pancreas nito, na agarang nagdulot ng komplikasyon sa mga internal organs nito na naging sanhi ng pagkawala nito. Ayon sa isang gastroenterologist o mga eksperto sa sakit sa tiyan, ang acute hemorrhagic pancreatitis ay bigla ang pamamaga at pagkasira ng pancreas o ng lapay. Ang lapay ay isang organ sa likod ng bituka na responsable sa pagre-release ng mga enzymes o likido upang tunawin ang ating mga kinakain. Kapag nasira o namaga ang lapay o ang pancreas, kumakalat ang mga digestive enzymes at sa halip na tunawin ang ating mga kinain ay ang mga ibang organs ang natutunaw nito. Dahilan upang magkaroon na ng organ failure. Ang kondisyong ito ay ang mas kilala natin o ang tinatawag natin na bangungot dahil kadalasan ang pag-atake nito ay sa mga taong sobra ang kabusugan at pag-intake ng mga nakalalasing na inumin at agaran namang natutulog. April 4, 2002, hinatid sa huling hantungan nito sa Manila Memorial Park sa Parañaque si Rico Yan at ito ay dinagsan ng hindi lamang mga showbiz personalities kundi pati na rin ng publiko. Ikinamangha ng pamilya, mga malalapit na kaibigan mapa showbiz man o non-showbiz ang naging pakikiramay din ng publiko para sa huling hantungan na ito ng aktor, dahil dinaluhan ito ng libo-libong mga Pilipino na matyagang hinintay ang pagdaan ng convoy ni Rico Yan mula sa Lasal Green Hills patungong Manila Memorial Park, dahilan kung kaya't ang naging huling hantungan na ito ni Rico Yan ay naitala bilang ika-anim sa listahan ng pinakadinaluhang paghahatid sa huling hantungan sa kasaysayan ng Pilipinas. Maagamang natapos ang buhay ng isang Rico Yan. Ngunit sa maikling panahon naman ng pamamayagpag nito sa industriya, ay makabuluhan naman itong ginamit ang kanyang talento at ningning sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at sa pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan, kung kaya't isa si Rico Yan noon sa mga tinatayang huwarang ehemplo, dahil sa pagpapakita at pagpapanitili nito bilang isang magandang halimbawa, na marating mo man ang tugatog ng iyong tagumpay, ay dapat ka pa ring manatiling nakaapak sa lupa na nakahandang tumulong sa iyong kapwa. Isang kahanga-hangang aktor na sa maikling panahon ay nagawa nitong mag-iwan ng tatak sa puso ng mga batang 90s at marapat lamang nating alalahanin sa makabagong henerasyong ito. Ikaw, kilala mo ba si Rico Yan? Ikaw na ang humusga. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Rico Yan, isang artista.